Okay, tutorial muna para sa Silver Dragon Dreamscape. Para sa mga hindi pa alam yung mga ginagawa nila sa Silver Dragon Dreamscape. Ganto lang yun mga boss. Click nyo lang yung team. Tapos Silver Dragon Dreamscape para mapunta kayo doon mga paps. Ayan. Panoorin nyo muna habang naglalakad si Gojo with Panda. Gojo Satoru with Panda. Ayan. Sa mga hindi pa nakakalaman ng Silver Dragon Dreamscape, eto na. Lalapag na natin kung paano siya ginagawa, mga idol. I-discuss natin kung paano ba siya ginagawa. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ayan, eto yun, si Silver Dragon Dreamscape. Si Derowen. Derowen ba pangalan ito? Derowen ang pangalan. Si Boss Derowen, click nyo lang yan. Tapos, ayan, napakadami dito. So, wag nyo nang basahin yan. Basta itong 20,000 dito. Ayan, yung Flame Dragon Tier 39, 20,000, go. Ito yung points na naiipon mo weekly. Pag naipon mo yan, may makukuha kang reward. Ayan, ayan yung mga reward, mga boss. So, 20,000 points. Ayan, so need mo lang 20,000 points per week para sa Silver Dragon Dreamscape. So, nag-reset yan per week. Tapos, kada stage, merong first clear reward. Ayan, ito yun, first clear reward. So, ayan yung first clear reward kada stage. So, kung matapos nyo hanggang 40, eh, solve kayo. 100 amber yan, tapos 40k gold, no? Diba? Solve na solve. So, para saan naman tong, ito yung kidlat. Ayan, jewel energy. Para saan yung jewel energy, mga boss? Yung jewel energy, mga boss, dito yon sa jewel. Kiklik mo lang to sa kanan, ito. Redemption shop, jewel ranking. So, click mo lang yung jewel. Tapos, ayan na. Ito yung may mga stats kang pwedeng pataasin. So, kada stats, may bayad dyan na jewel energy. Okay? So, may bayad dyan jewel energy kada stats. So, ayan. Add ka lang ng add hanggang maubos mo lahat ng jewel energy mo. Pero take note, gumagana lang to sa Silver Dragon Dreamscape. Hindi gumagana to sa labas ng bahay nyo. Sa labas ng Silver Dragon Dreamscape, hindi gumagana to. So, pang Silver Dragon Dreamscape lang tong stats na to. Okay? So, ayan, pag may energy kayo, ubusin nyo agad para lumakas kayo. Agad yan, may 720 ako. Hindi, maglagay tayo ng Aji. Uy, kulang pala, 960 pala. Ayun lang, lugi. Wala pa lang pera. So, ayun. E, para saan naman tong, ito, yung Dreamscape or Cluster, saka Exquisite Craftsmanship Resetter. Dito yan, boss, sa decoration. Sa mga accessories mo. Tapos, Exquisite Craftsmanship. Ayan. So, pwede mong lagyan ng stats tong mga stats mo dito. Gulo eh, no? Stats sa stats mo dito. Pwede mong lagyan ng mga stats yan, mga idol. Okay? So, ayan. Ito gagamitin nyo dyan. Exquisite. Ito yung Dreamscape or Cluster. Pang lagyan ng stats dito. So, isang or cluster, kada isang stats. Tapos, pwede mong i-reset. Kung sa tingin mo, hindi mo gusto yung mga nakuha mo na stats, pwede mong i-reset. Click mo tong reset all. So, gagamit yan ng Exquisite Craftsmanship Resetter. Iyon yung gagamitin niya. Isang ganto. Isang Exquisite Craftsmanship Resetter para ma-reset all. Pwede bang i-reset yung isang stats lang? Hindi pwede, boss. Reset all lang meron. So, ayun. Medyo ano siya. Bad trip. Isa lang yung pwedeng ma-reset. So, ayun. Iyon yung gamit nitong Ore Cluster saka Craftsmanship Resetter. Okay? So, dagdag stats yan. Yung stats, gumagana siya sa labas ng ano eh. Ng Silver Dragon Dreamscape. Kaya yung iba, sumasabog yung stats eh. Sa akin, plus 9k yung nadagdag. Plus 9k. Ayun. Pero malas ako eh. Wala akong, ayun, pwedeng, ano yan eh. Pwedeng units or pwedeng percentage. Meron akong percentage dito eh. Ayun, sa defense oh. Times 2.7. Parang ganun siya. Times 2.7 sa defense. Ayun. Iyon yung gamit ng dalawa mga boss. Tapos, ano pa ba? Yung eto, Silver Dragon Points. Yung Silver Dragon Points, ginagamit yan sa Redemption Shop, mga boss. Ayan. So, yung mga points, pwedeng pambili ng Ore Cluster o kaya Resetter. So, ayun, pandagdag. Kapag kamalas ka, nang gigigil ka, bumili ka dito, boss, sa Redemption Shop. Alright.
Tapos ano pa ba? Yun lang boss. Yun lang mga kailangan nyo malaman dito. Tapos sa bakbakan naman, pasok tayo ng stage. Paano ba to? Team. Create team. Doon lang tayo sa tier 1. Explain lang natin kung ano yung mga laman. So para sa mga hindi pa nakakaalam ng Silver Dragon Dreamscape, ayan, nag-ano lang tayo. Tutorial. Kumbaga, ayan, pagbagsak nyo dito sa Silver Dragon Dreamscape, pwede kayong mamili ng ano, ng matawag dito, extra buff or extra attribute. Nature's Blessing, Battle Hardened, Eye of Fire, may iba-ibang ano yan. Kaso na tayong oras, click natin yung isa. So ayun, may dagdag stats yung mga yon. Meron doon dagdag heal. Okay, meron doon dagdag heal. Tapos ayan, ang mangyari lang dito, may lalabas lang ng mga kalaban. Basic na basic. So ayan, wave 1 hanggang wave 20 yan. Hanggang wave 20. Okay? So sa taas, nakikita nyo yung wave 1, di ba? Sa kanan, merong 0 over 20. Nakikita nyo yung 0 over 20, mga boss? Iyon yung dami ng kalaban sa ano sa mapa. Pag umabot ng 20 yan, iyon yung nagka-countdown na dapat mabawasan nyo yung mobs within 8 seconds ata. Magpapalabas tayo hanggang 20, mga boss. Hindi ko papatayin para makita nyo yung countdown mamaya. Okay? So habang naghihintay tayo ng countdown, sa kaliwa naman, merong ganito. Ayan, sa kaliwa, nabibili itong, ito yung mga parang kabayo sa kaliwa. Ayan, yung equipments. Ito, may kulay green, may kulay blue, may epic yan. So yung level 6, kulay blue yon. Yung level 10, epic yon mga boss. So itong kulay green, 900, ibig sabihin ito, magsasummon siya ng mobs. Ng boss, parang elite boss, parang ganon. Tapos pag napatay mo yung elite boss na yon, magkakaroon ka ng item. Okay? Mamaya magsasummon tayo. Ipapakita ko sa inyo itong 18 over 20 na. After nitong 18 over 20, paglabas pa nung next na kalaban, makikita nyo yung countdown. 8 seconds. Okay? Boss, paano gamitin yung reset na stats? Doon sa ano yun? Ayan, may countdown na. 10 seconds pala. O, ayan, nakita nyo? Paglagpas ng 20, magka-countdown. Ayun, so kailangan patayin nyo yung mga mobs. Pag hindi nyo napatay yung mobs, naubos yung countdown, GG. Talo na kayo agad. Okay? So dapat maubos nyo. Pag nag-20 yan, dapat hindi aabot ng 20 yan. Tapos, kapag ka nag-summon ka ng kulay green na kabayo, ayan, nakita nyo, nag-plus 1 yung mobs sa taas. Nag-plus 1. So kabilang din to sa counter, sa mobs. Tapos, pag napatay mo to, may equipment yan. Ayan, kulay green na equipment. Nakakuha ko ng pants. Random yung equipment, mga idol, random. Okay? Ano naman yung katabi niya? Diba, yung binili ko yung 900 lang. Ano naman yung 3150? Yung 3150, mga boss, ano yun? Magsasummon siya ng boss dito sa gitna. Alam ang tawag doon? Big boss. Big boss na lang tawag natin doon. So, may big boss dito sa gitna. Tapos, lahat kayong magkaka-party, magkakaroon ng item. Iyon yung benefit niya. So, kung wari, 4-man party kayo, binili nyo yung 3150, lahat kayong magkaka-item pag napatay nyo yung boss. So, kumbaga, kung kesa magkanya-kanya kayo, kasi diba 900 lang yung isang elite boss. So, kung apat kayo, 3.6k yon. Pero kung bumili kayo ng 3150, makakatibid kayong 450. Diba? Iyon yung parang benefit niya. Pag binili nyo itong big boss. So, labas tayo ng big boss. Ayan, si Minotaur yung lumabas. So, pagka napatay ko yan, magkakaroon kayo ng ano, ng equipments lahat. Ayun pala, napatay ko pala yung, ano, yung isang big boss. So, every 5 levels, every 5 waves, merong big boss, mga idol. Yung big boss na yun, nagbibigay siya ng talent book na advance. Ayan, nakakuha akong talent book na advance. Tapos, yung first big boss sa wave 5, nagbibigay siya ng skill, ng SS na skill, ito. Blizzard, level 3 na ako. Random yun, random. Kung ano yung class nyo. Tapos, itong talent book, advance, ayan, makakapili kayo ng bagong stats. So, ayan, may Fierce Art, Critical Hit 30%, Sacred Healing, Slash Redeem. Itong normal attack, gamit na gamit to sa iba. Pero take note lang, itong normal attack, ihina yung damage ng skill nyo. Tamo, reduced 90% yung damage ng skill. Kumbaga, magiging normal attack mode kayo. Normal attack build. Okay? So, yun. Every 5 wave, may ganun. Tapos, ayan, nag-20 na naman. Nagpas 20 na naman yung mobs. Papatay tayo ng mobs para hindi tayo malabas dito. Ayan.
So, nawala na yung countdown. Okay? So, next naman, merong blue. Ito, 1,000 coin yung blue. So, kumbaga yung difference niya sa green, eh, 100 lang naman. Pero blue equipment yung binibigay niya. Ang problema lang, pag binili mo to, mas malakas yung kalaban. Ayan. So, mas mataas yung buhay nito. Pero kasi, yun nga, stage 1 lang naman to, kaya one hit ko lang. Okay, tas blue yung reward niyang equipment. Tapos, kapag napapatay niyo yung mga boss na sinasamon niyo, magkakaroon kayo ng 100 silver coin. Ayan, sa upper right, merong, ano, merong gold coin, saka silver coin. So, yung gold coin, pambili nitong mga sinasamon na mobs. Yung silver coin, para siya dito sa kabilang tab. Ayan, itong tab na to, may dalawang boss dito, mga idol. Teka, palabasin natin pareho. Ito munang una, si Barnak. Ayan, ito pagka napatay nyo to, magkakaroon kayo ng skill, mga boss. Pag napatay nyo. Ayan, nakikita nyo, dumadudge-dudge pa tong ungas na to. Ito yung pinakamahirap na boss dito. Pag sinasamon nyo yan, meron niyang knockdown. Ayan, so, ayan yung sinasabi ko, knockdown na yan. Minsan, sunod-sunod niyang ginagamit yung skill na yun. Ayan, yung knockdown na yan. Minsan, one to sawa niyang ginagamit yan. Kaya, di naman one to sawa. Mga 2 to 3 times siguro, sunod-sunod. Kaya minsan, hindi ka makakapag-skill. Ayan, lipad ka ng lipad, parang ganyan. Ayan, pindot ng dodge, hindi ka makakadodge. Sunod-sunod yun. Pero pagka napatay nyo yan, magbibigay ng skill yan. Papatay natin. Punk. Ayun, astral pool, no element. So, yung mga nakukuha nyong skill, pwedeng may element, pwedeng wala. Okay, random siya, random yung skill. Kaya minsan talaga, paswertihan lang din. So, ito, walang element. Hindi, malas. Pero pag may element yung nakukuha nyong skill, sobrang lakas ng bawas. Kaya solid. So, ayan, wave 10 to. Kaya meron na namang big boss sa gitna. So, tuwing by 5, lumalabas yung mga big boss. So, no, normaling ko lang to, mamamatay to. Boom. Ayun, talent book advance na naman. Di ba? Kuha tayo ng intelligence na lang muna. Tapos, yung pangalawang namang boss dito, yung 100 silver coin, si Teramai. So, ano to? Guardian to. Nage-electric smite to. Inyo kailangan nyo i-dodge dito, yung electric smite. Ayun, nakita nyo yung lumundag na yon. Inyo kailangan nyo i-dodge. Pag nag-electric smite yan, after nun, mag-shield charge yan. Tapos nag-torch hammer pa yan. Crusader pala to, crusader. Ayan. Pero pag napatay nyo naman to, meron kayong talent book na normal. Yun yung binibigay nito. Okay? So, ayan. May mga stats siya. Critical damage, skill release, cooldown time, 1.5%. So, kung ano-ano. Pero, ang pinakamaganda dito, try nyong kunin yung ano, yung may mga lifesteal. Parang meron dalawang skill ata na may lifesteal. Yung isa, pag nag-skill ka, makakuha kang HP. O kaya naman, pagka nag-critical ka, parang ganun ata yung dalawa. So, ayun, mas maganda makakuha kayo ng lifesteal kasi sa mataas na stage, masakit yung kalaban eh. So, sa akin, kahit itong attack speed na lang muna. Ayan. When skill is released, tataas yung attack speed. So, yun yung dalawa na yun. Tapos, kada bilin yan, lumalakas yung dalawa na yan. Tapos, may cooldown din yan, 30 seconds. Pagkabiliin ng bilin yan, lumalakas yung dalawa na yan. Kaya, minsan, alalay lang din sa pagbili. Or pagsamon ng mga mobs kasi baka mapatay kayo, hindi nyo mapatay. Ayun, yun lang yung mga kailangan tandaan dito, mga boss. Tapos ayan nga, yung blue, 1,000, mas malakas yan sa green. Yung epic, mas malakas nun sa blue, pero epic na weapon yung binibigay. Kagaya nito, ayan, papatay natin to. Punk, ayan, epic na item, random siya. So, pati yung mga skill na nakuha mo kay Barnak, random din yun, mga boss. Kaya minsan, nagduduplicate yung skill. Malas mo pagkaga nagduplicate. Ayan. 50k yung buhay. Mababa lang kasi, stage 1 lang to, eh. Ayan, normalin. Ayan. Lake of Fire. Ayan. So, yun lang, mga boss, kailangan tandaan dito. Madali lang to pag kinekwento. Pero mahirap pagka ginagawa na. Sobrang hirap nito pag mataas na yung stage. Medyo kailangan ng galawan. Ayan, 15. Wave 15. So, ayan. Every 5, may big boss na lalabas sa gitna. Tas talent advance book. Ayan, pwede mong kunin to. Attack speed 10%. Kasi normal attack build ako eh. Ayan. Tas ito again, yung sa kaliwa, yung mga kabayo, ito. Pwede mong bilhin yung pang group. So, kapag apat kayo, pwede mong bilhin to sa Minotaur. Ayan. So, apat kayong magkakaroon ng item. Yun yung benefit ng group na yun.
Yun, ganun lang kasimple mga boss. Reset mo pag wala percentage na stats. Pwede mong i-reset boss pag walang percentage. Okay lang naman, oh. Kasi marang mas malaki yung percentage. Pero depende rin pala. Minsan swertihan din talaga, we. Siguro pag marami kang, ano, marami kang pang-reset, saka marami kang pang-ups, saka ka mag-reset. Para hindi ka lugi pagkatapos. Yun, ganun lang sa Silver Dragon Dreamscape, mga boss. Good luck sa run nyo. Sobrang medyo mahirap yan. Pero nasolo ko siya hanggang stage 38. Ayan, hanggang stage 38 nasolo ko siya. Yung stage 39, kinakapos ako ng damage eh. Kinakapos ako ng damage sa stage 39 eh. Kaya hindi ko siya matapos. Sinosolo ko lang kasi ito eh. Tinetesting ko kung kaya masolo lahat. Hanggang stage 38, kaya masolo ng Fire Dancer. 39-40 siguro kaya din. Kailangan lang ng damage. Medyo mahina pa yung damage ko eh. Yun lang mga idol. Good luck sa Silver Dragon Dreamscape nyo, mga paps.